At so, yan na nga mga boss, so, naubos na natin tanggalin itong mga lintik na plastic-plastic na yan, ano? Na pinahirapan talaga tayo yan. Then, mamaya naman, kakabit natin yung mga accessories. So, pero bago natin ikabit yan, syempre mga boss, kakabit muna natin yung pinaka-bracket nitong ating ilaw. So, yung bracket na yan, mga bossing, ano, bago pa man namin ilagay yung bracket na yan, may mga nakaabang na dapat tayo dyan ng mga framing, yung mga metal paring, or kaya carrying channel, na talagang tatamaan ng ating bracket na yan. Dahil nga, syempre, kinakailangan yung bracket na yan, may mga framing na tatamaan para matibay. And then, nire-ribbit lang namin yan. So, yung ginawa namin dito, mga boss, itong bracket na to, ha, binutasan ko ulit yan ng panibago. Ayan, no. Dahil ribbit yung aming nga gagamitin, ano, blind ribbit. So, marami yan. And then, syempre, dito sa part na to, isinentro natin yung ilaw natin, ano, doon sa ating pinakasiling. At syempre, doon sa part na yan, yung part na yan, yung buong yan, maraming framing na nakaabang dyan. So may tatamaan at may tatamaan mga bossing yan. May nakaabang yan. Katulad nitong unang butas na yan, tinesting namin. So yun, may framing yan mga bossing. Ano. So kaya matibay yung ating ilaw nilalagay. At so, ito na mga boss, next step na gagawin natin. So kapag okay na itong ating bracket sa ibabaw ng ceiling natin, bubuoy naman natin itong ating mga borloloy, itong mga diamond na mga 24 carats. So yan, bali may 25 pieces tayo dito na ito, diamond bilog. So ilalagay naman natin dito sa mga part na to, doon isasabit natin yan sa palibot ng ilaw. So bali itong ilaw na to, i-cover natin yan, itong ating mga crystallized na design na yan, yung mga diamond na yan. Ayan. So para mag-reflect yung ilaw dito sa ating mga diamond na yan. So tara, assembling ko na to. So yan, kompleto na itong ating mga borloloy. So gagawin natin, mamaya natin ikakabit yan. Kabit muna natin itong ating ilaw para hindi maging sagabal tumamaya pagkakabit natin. At so yan na mga boss, naikabit na natin yung ating ilaw. And then testingin muna natin. Chiding! Ayun, liwanag mga boss. Ano? Liwanag. So bali may tatlong kulay yan. Warm white, daylight, at saka fluorescent yung kanyang ilaw. So bali ngayon, kakabit na natin itong mga borloloy natin. Itong ating mga diamond na ano na to. Mga 24 carat diamond yan. Lagay natin yan dyan sa ating andamyo. At ikakabit na natin. At so ito, nga pala mga bossing, ano, bago natin ikabit itong ating mga borloloy na to, so ito double check nyo muna kung meron siyang mahaba or maigsi. So para pag nagkabit tayo, hindi na tayo malilito katulad nito, nakabukod dyan mga boss kasi merong mahaba, may maigsi. So yun, natapos na natin ikabit itong mga babusising mga diamond na yan, mga gumagalaw-galaw na yan. O yan, tapos na natin ikabit. So testing naman natin yung ilaw ulit kung anong kakalabasan niya. Kasi ilaw din na makita sa ating camera dahil silaw. Ayan siya mga bossing. The floating diamond. Ayan, medyo nakakasar lang ito may kabit. Buuin mga boss dahil ang sakit sa daliri. Ang sakit sa kuko dahil ang liit kasi ng mga parts. Nung mga diamond na yan. So yung kuko ko nga medyo natuklap na yata. Ang sakit.